Tamayin, ito po yung sinasabi ko po sa inyo last time na pwede po tayong mag-supply po sa ating kaibigan po na nagtitinda ng mga manok. So ito ngayon ang dadalhin po natin sa kanya, papipiliin po natin siya ng mga alaga nating manok para itinda niya din po sa kanyang tindahan. Ibenta niya po. Manghuli po tayo ngayon. Mister, dito ba yun? Tambayan, ito yung nadalhin po natin sa ating kaibigan. Papipiliin po natin siya para sa ganun ay may mga ano siya, choices. So sana kung sakaling kunin niya po lahat ay mas mabuti. So pupuntahan po natin sila katambayan. Pupuntahan natin yung area niya. Ayun nga mga katambayan, tayo po ay nakapag-deliver po ng mga alaga po natin doon sa tindahan po nating kaibigan.
bali dumana po ako doon sa kanila kanina at nakita po natin, o nakita ko po na may mga alaga pa doon na binibenta niya. Pero pagbalik po natin, nung nag-deliver na po tayo, bali isa na lang po naiwan na manok doon. Kaya okay din po na magtinda po talaga sa tabing daan, kasi halos lahat ng mga tindahan din po ngayon dito sa Jensan, na kita ko po dito pag pumunta po ako sa ating manukan, ay talagang meron pong mga nagtitinda po ng mga manok, upgrade native chicken, at heritage cruises. So yung ating deliver ay nandoon po, o mga heritage cruises o native upgraded. So yun po mga tambayan. Hindi lang po yun ang nakausap po natin kanina, bali may dalawa pa pong tindahan na nakausap ko po na pwede din po natin pag-deliveran. Kung sa inyong mga lugar po ay meron pong mga nagtitinda na mga native chicken o mga manok, ay pwede nyo pong kausapin po mga katambayan na kayo po ang mag-supply. Gaya nga na sinabi ko noon na pwede po tayong mag-supply sa mga raskwalduhan, mga restaurants, o pumunta sa palengke para ibenta yung ating alaga, ay pwede nyo po yung gawin mga katambayan para may dispose nyo po agad yung mga alaga at makapera po kayo. So yung atin po dito, hindi po natin pinatagal, kasi nga habang tumatagal yung ating mga alaga ay malakas na pong kumain at yung ating kita ay nababawasan. So mga ganun kalaking edad o yung ganun kalaki o kilo, 1 kilo pataas o 1.3, ay talagang pwede na po natin yan i-dispose at talagang kikita po tayo. So nagpapasalamat din po tayo sa ating kaibigan na kumuha po sa atin. Bali bago ko lang po yun na kausap si Sir at tumayag po agad na kumuha po sa atin, at baka sa susunod po ay tayo na din po ang supply sa kanya, kasi nasabihan ko na po siya na pwede po siyang kumuha po dito ng ating mga alaga. At talagang maswerte po tayo pag madami po tayong kaibigan, at may bibenta naman po talaga natin yung ating mga alaga, basta madiskarte lang po tayo, o kahit sabihin pa po natin na hindi na ganun kalakas na maibenta yung ating malaga o ganun kabilis, ay naibibenta naman po natin. So gaya po ng kanina, baka yung sampo po natin na i-deliver sa kanya ay baka nasa dalawa o tatlong araw lang po yun, at baka kung swertihin ay baka isang araw lang po. So matotal po ay kumita po tayo ng 2,180 po sa ating sampong manok. At salamat po sa ating kaibigan. At yan lang po yung kaganapan ngayong araw mga katambayan. At sana po ay may nakuha po kayong kunting ideya kung paano po mag-dispose ng ating mga alaga. Sa mga nanood po pala ng ating mga previous videos at mga bago po nating subscribers, maraming salamat po at welcome po sa aking channel. At kung kayo lang po ay napadaan, sana po ay consider nyo pong mag-subscribe. Napakalaking tulong po yan. Kung may mga katanungan naman po kayo, ilagay nyo lang po sa comment section at ating sasagutin. At huwag kalimutan na i-click yung notification bell para sa mga susunod na videos. At bago muna tayo magpaalam, shout out muna natin yung ating mga kaibigan dyan na si Gina Bernie from Marbel, Charbel Salmo from Tarlac, Sanric Daniel Delapag, Angel from Stevie from Sambuanga, Sibugay, Princess Ember Basa from Asingan, Pangasinan, Rinantina Kaituna from Kibawi, Bukidnon, Junli Shamo and Ubsina family. Sa mga hindi ko naman po na shoutout po lang kayo sa susunod. Maraming salamat. God bless at ingat po kayo palagi. Bye-bye!